binilan ako ni Renato ng mga bagong damit. Tinanggap mo. Bubbles, aminin na natin, wala na tayong magagawa. Wala na rin mangyayari sa pinaglalaban natin. Hanggat ginagawa natin ang gusto nila, ligtas tayo. Ganon din si Renato. Kaya't bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Renato, gusto ko sana magpasalamat. Sa kabila ng lahat, binuhay mo pa rin kami. Well, Diana, alam mo na may iba pang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa. Handa ka na ba natalikuran sila? Hindi mo kailangan sagutin ngayon yan. Pag-isipan. Cardo, anong sitwasyon? Taglit tayo. Napapaligiran lang mga biyag. Masyado malaki ang minahan. Mabuti siguro mag-iwahiwalay tayo. Baka grupo. Daddy, huwag ka nang makipagkita kay Guzman. Kailangan namin magtulungan. Para na rito sa kapagadaan natin. Magtulungan? Ano? Daddy, nakikiusap ako. Mag-iingat ako. Pareho tayong matalinong tao. Pwedeng pinag-iisipan mo pa yung sinabi ko sa'yo. O pwedeng totoong pumapayag ka na. O niloloko mo lang. Kaya kung ako sa'yo, Babos. Kayahin mo siya. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na makakawala sa akin. Pinaglalaman mo ako, Diana. Alam mong malalaman ko yun. Dahil pareho tayong hindi takot. Pagod na ako makipaglaban na nato. Dad, kung ayaw mong paubaya sa akin si Magic Corona, paubaya mo kaya sa akin na Vendetta? I don't want you involved. Dad, wala ka na ba tiwala sa akin? That's not the issue here, Brandon. Kung ganun, Dad, anong problema? We're talking about the Vendetta. Yun naman pala eh. Ang Vendetta. Dad, meron tayong private army. Scardo Dalisa, buo loob kong kalabanin siya. Dad, si Marco. Gusto kong pagigante si Marco. I already lost your brother. Hindi ako papaya, hindi tayo makakaganti kay Cardo. Tumakas kayo sa detention ng kampo. Hindi yung sa kampo, Mang Daddy. Dinalaho kami sa isang pulungan kung saan dinadala ang mga taong hindi sumasang-ayon kay Cabrera. Gaya ng ginawa nila kay Virgil at kay JP. Napapatayin po kami ng mga tao ni Cabrera, pati ng mga ibang bihag. Doon kami nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban, para makatakas. Pero alam ho namin na marami pang lumalaban na nasa panganib. Kaya ang gusto ho namin, protektahan sila. Iligtas sila sa mga tauhan ni Cabrera. Kapag matuloy ang paglilitis kay Brandon Cabrera, kailangan mong paghandaan lahat ng itatanong nila sa'yo, Margie. Handa naman po ako, attorney. Hahalungkatin nilang nakaraan mo. E-expose nila lahat ng mga pagkakamali mo sa buhay. Kahit na bulat-lati nila ang buhay ko, wala silang makikitang baho. Malinis ang konsensya ko. Dapat nga yung si Brandon Cabrera ang matakot. Dahil siguradong lalabas ang lahat ng masama tungkol sa kanya. No! Medyo rong. Igor. Kung kayo sa baba. Sige. Manager. Mr. President. Kung kayo sa taas. Anton. Rico. Kung kayo sa kanan. Bangu. Patrick. Kulate. Utete. Kung kayo sa haliwa. Aloy. Ambo. Dito. Simon. Mulit kayo sa akin. Hello, boss. Ano na nangyayari dyan? Nakasunod daw kay Margie Corona. Alam mo na gagawin mo. Yes, boss. Tara na, miss. Mahirapan ka sumakay dyan. Tara na. Miss, halika na dito, miss. Dito ka na sumakay. Hindi lang para kay Adonis ang laban na ito. At para na rin sa kinabukasan ninyo. Kayo po si Miss Margie Corona, di po ba? Ako nga, bakit? Idol po namin kasi kayo. Oo nga. Ang tabang niyo po kasi, naniniwala po kami sa mga pinaglalaban niyo. Maraming salamat. Ano nga lang si Pinuno? Hindi mo ba naiisip si Pinuno? Namatay
namatay siya dahil nililigtas na tayo. Hindi mo na ba siya mahal? Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Alphonse, makinig ka. Tatakas tayo. Gagawa ko ng paraan. General, akala ko totoong bumaliktad ka na. Akala ko totoo yung sinabi mo kay Renato. Hindi ko kaya na kayo turiyan ng Vendetta. Lalo na sa Romulo. Sinasakyan ko lang sila para hindi na nila tayo saktan hanggang makatakas tayo dito. O hanggang mailigtas tayo ng Vendetta. Akala ko ba ako na ang kakampi mo? Sensya na. Hindi ko lang maiwasan. Kalimutan mo na muna ang Vendetta. Si Romulo. We can be partners again, Diana. Pwede kitang ipasok sa kampo namin sa grupo ni Cabrera. Sila mas dapat mong kapitan ngayon, hindi ang Vendetta. Mabuti pa maghiwa-hiwalay tayo! Sige po, General. Dito po kami. Sige. Tara, makasama. General, kumusta? Sige. Igor, mag-ingat ka. Yes, sir. General, dito tayo. Sige. Okay ka lang? Denise, bakit? Sa korte ng piskal yung kaso ni Brandon Cabrera. Tsaka lang naman nangyari yung aksidente na yan, ah. Kung hindi aksidente, kung sinadyaman yan, talagang halang nabito ka ng mga Cabrera. Pati mga taong walang kinalaman, walang kalaban-laban din namin para lang mapatay si Margarita Corona. Kung totoo si Cabrera may gawa niya, sigurado ako yan din ang gagawin niya sa iba pang gusto lumaban sa kanila. Kung sa inaakala nila, titigil tayo sa pinaglalaban natin. Nagkakamali sila. Lalo natin itutuloy ang ating laban sa mga Cabrerang yan. Mga wala silang kaluluwa. Ngayon, mas lalong gaganda ang papel ko kay Cabrera. At sa atin na sila didepende. At bibigyan nila tayo ng maraming pera. Cheers. Masyado ng matagal ang paghahasik niyo ng lagim, Renato. Kailangan nang matapos ang kasamaan ninyo. Kailangan na kayong maubos. Ano ba yan? Tatamad-tamad, Senyor Gustavo! Ayaw na magtrabaho! Ano ba dapat gawin dyan? Ipatayin! Lahat ang tatamad-tamad, patayin! Mga kasama! Papatayin tayo lahat dito! Magsitakas na tayo! Senyor Gustavo! Tumatakas sila lahat! Lahat ang tumatakas, patayin! Mga kalaban! Ang mga biyak!
Dito! Ito nang makita si Auntie Margie. Huwag. Hindi muna ngayon. Hindi kayo magiging ligtas. Mas ligtas kayo dyan. Kung nag-aalala kayo tungkol sa burol ni Margie, aasikasuhin namin. Lola, ay di na po namin siya nakita sa mga huling sandali ng buhay niya. Pati pa naman po ngayon? Naiintindihan ko kayo. Pero kailangan tayong mag-ingat. Hindi tayo nakakasiguro sa mga pinabalak ng mga Cabrera. Pinangangako ko, ipagpapatuloy natin ang ipinaglalaban ni Margie. Patay ni si Margie Corona. Hindi ako nagkamali na iutos to kay Renato. Pero dahil alam mo, gusto ko sana ako pumatay sa mga kalaban ko eh. Ang mahalaga, it's done, Brandon. Now, without evidence at walang witnesses, eh paano pa uusad yung kaso mo? You should be happy. Dalisay! Sinisiguro ko sa'yo, hindi ka na makakalis dito ang buhay. Ako ang pumatay sa tatay mo. Ako rin ang papatay sa'yo. Hayop ka ng Emilio! Tayo mo ba ang pusasama ng buhay mo? Wow! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko at sa apo ko. Don Emilio! Sisiguraduhin ko! Na isa lang ang malintira sa atin dito! Papatay kita, hayop ka! Hayop ka rin! Hindi ba pinapanak ang taong papatay sa akin? Magsama na tayo! Isa! Dalawa! Tatlo! Don Emilio! Cardo! Patay niyo! Magtago kayo! Salubungin niyo si Cardo! Dinala ni Homer sa Maynila! Tama na yan! Walang laban sa iyo yan, Jerome! Tana! Tana! Enemy!
tapos na rin ang kasamaan mo doon, Emilio. Sigurado ako. Sa impyerno ang pagsak mo. Nabigyan ko na rin ang patarong mo ng pagkamatay ng tatay ko. At ang lahat ng mga taong nasaktan at pinatay mo. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pagsumbipat asintado.